Hello, good morning mga katunay. Ito no, andito tayo ngayon sa ating motor na si Mogyat Honda Res 125 Fi. Ang gagawin natin ngayon ay papalit tayo ng brake shoe. Dahil tignan nyo naman, sagad na siya. For sure, punpud na yan. Kailangan na nating palitan. At pagpapalit na rin tayo ng fuel pump filter, no? Meron ako ditong nabili. Honda Genuine Parts daw to. Pero ewan ko kung legit, no? Kasi sa Shopee ko lang nabili, no? So, mas maganda kung sa mismong Honda kayo bumili o kung may alam kayo na nagbebenta ng Genuine Parts talaga, doon na lang kayo bumili. Mahalaga ay share natin kung paano natin ikabit tong mga to. So, first time kong gawin to, no, itong magpalit ng fuel pump filter. Bahala na kung anong mangyayari. So, since first time ko, kung magagawa ko man ito, siguradong magagawa nyo rin to, DIY mga idol, no. So, tara, simulan na natin. So, ang kailangan natin is number 10 na YT o kaya socket wrench para dito sa ating pump. Tanggal. Tsaka dito sa ating bulong. Kailangan natin dito ng number 19. Number 19. 19 tsaka 14 sa kabila. 14. Ayan, patanggal dyan. Tara, simulan na natin. Na sa pagtanggal nito mga katunay na is lain nyo lang to, ilabas nyo lang to, hilain nyo lang to. Pag lumabas na, wala na manipis na manipis na. So wag niyong hayaang maubusan ng ganito, no, bago kayo magpalit, kasi masisira yung inyong rim or mags nyo kapag ka bakal at tubakal na yung nagkikiskisan yan. So yan, ito yung papalitan natin ngayon. So bago natin ikabit, no, is linisin muna natin to. Ito. Maganda kung may paintbrush kayo, kaya toothbrush na hindi na ginagamit, pwede niyong gamitin dito pang tanggal ng alikabok.
So dito mga katunay no, sa part na to, ito. Ito yung gumaganon pag nagpipreno kayo. Pagkatapos nyong linisin ito, yung lupong to. Pagkatapos nyong linisin gagawin nyo, patakan nyo to ng langis ito para hindi siya manigas. Kasi habang tumatagal yan, lalo na pag umuulan, nanonood dyan yung mga buha-buhangin. Yun yung dahilan kung bakit tumitigas ito at nag-i-stack up yung preno. Ito. Or mas maganda kung baklasin nyo ito para mas malinisan yung maigi sa loob. Tapos lagyan nyo ng grasa. Ayan. So sa akin, nalinisan ko na to before. Gawin ko na lang is lagyan ko na lang ng langis siya no, para mananatiling playable ito. So, kung naglagay kayo ng langis dito lang sa labas. Yan. Kaya kung dito man konti lang. Huwag niyong ikalat. Kasi baka mamaya sa preno pumunta eh. Magkaroon kayo ng instant ABS. Yan. Ganyan lang. So, ito yung ipapalit natin na. Hindi yata genuine to. Iba yung ano niya eh, pad niya eh. Ayan ah. Ayan ah, kulay itim yung pad. Ibang iba siya. So hindi yata genuine. Mahinang klase yata to. So ayan ah, subukan lang natin. Mahalaga eh, may bago tayong preno kaysa pudpud. Pagbabalik nito, mahirap. Dapat unahin nyo yung isa bago kayo, bago nyo banatin ng ganun. Kahit alin dyan ang unahin nyo ito or ito, basta tapos banatin yung ganun na lang. Tapos niyan, kahit mamaya nyo na i-adjust no, pag nakabit na yung gulong. Ayun mga katunay no, bago nyo ibalik yung inyong sprocket, siguraduhin yung nakakabit to. Kasi yung dati nung ako hindi pa ako familiar dito. Nung nag
DIY akong tanggalin tong gulong ko. Di ko na ikabit to. Yun, di ko na alam kung saan ikakabit. So, yun no, ito para dito to. So, bago nyo ikabit yung sprocket ninyo, siguraduhin nyo munang na andito to. Yan. Spacer po yan. Dalawa yan, sa likod yung isa. Spacer. Ito yung isang to dito. So, lagyan natin ng grasa at mukhang natutuyo na. Para smooth na smooth ang play. Ganun din dito. Mag-a-adjust tayo dito. So, kayo na bahala no kung gaano kataas yung inyong preno. Ito lang naman. Purong nyo lang to. Tapos, higpitan or luwagan lang. Yun lang. Magpapalit tayo ng fuel pump filter. So first time kong magkabit, kaya hopefully success. Number 10 to no. So pwede dito T wrench, Y wrench, o kaya yung socket wrench. Ito number 10. Tanggalin natin to dahil sayad tong aking nilagay na tornilyo dito. Mahaba kasi. So, tanggalin natin. Para pagbaklas natin ng pump na to, hindi papasok yung mali tabok sa loob. Isang socket dito, ito yung sa motor pump niya no. So baklasin natin to. Ito lang, pisilin nyo lang tong lock nito tapos hilain nyo. Yan. Tapos tanggalin natin to, may lock to eh. Pag-aralan natin kung paano. Ayan no,
Meron ditong tinutulak na lock. Ito parang itutulak niyo or pisilin yung ganun bago niyo itulak tong puting to. Pangat. So dahan-dahan o baka mabalik. Itulak niyo yung lock niya dito sa likod. Itulak niyo para makalas siya doon. So yan oh, ito yung lock niya. Itabi niyo lang yan baka mawala. Itutulak pa kayong lock dito mga idol. Dito may dalawang lock na nag-clamp dito sa puting to. Tulak nyo parehas yun, sabay hilain nyo. So takpan natin ang basahan to para hindi pa pinalik ako. Tapos may apat na tornilyo dito, digits din to, tanggalin natin. Tandahang baklas. Ayan. Diskartehan natin paano natin hilain. Ilabas nyo yung filter, no? Bago nyo hilain. Yan. Oops. Yan. Ito yung floater niya, mga floater niya mga katunay, no? So ito yung filter, mukhang napakarumi na yan, no? All dalawang taon mahigit na to, no? So ang tinakbo na nito is nasa 44,000 kilometers. So stuck pa to, hindi ko pa to napapalitan ngayon pa lang. Ito mga katunay ha, baka mawala. So yan lang, ibalik nyo lang yan dyan. Baka mahulog naman sa loob. Or mas maganda, tanggalin nyo na lang muna din. Tabi nyo. Tapos ito, takpan. Takpan yan. Baka pasukin na alikabok. So discard yan natin. Paano to tanggalin? Nakayapos ng alternate. Gawin nyo lang is angat nyo lang. Yan. Ito ngayon yung ating papalitan. Meron ditong gasket.
Kung okay pa naman yung gasket niya, siguro huwag niyo palitan. Kasi, pero kung gusto niyo palitan, pwede naman. Kasi yung nabibiling ganito, may kasama naman siyang gantong gasket, no? Filter. Ayan. Ito. So, okay naman. Ito yung kanyang gasket, no? So, palitan na rin natin yung ating stock. Tanggalin nyo to. Yan. Tapos ipalit nyo yung ating biniling gago. Tapos ibalik nyo ito. So ayan, oh, babalik na natin. Yan. Pag ganun, tulak nyo lang. Tapos pihitin nyo lang na ganun pala. Ayan, pihitin nyo lang. Pihitin nyo lang, itulak nyo yung lock para yumapos ulit siya dun sa dati. Tulad dun dati. Ayan. Para mas malinis, punasan nyo muna. Bago nyo ibalik tong ating gasket. Paano ibalik tong ating pump? Pagbabalik, unahin nyo yung ulit yung kung ano yung huling lumabas, yun ang una yung ipasok. Yung floater. Tapos dahan-dahan. Katunay, no? Bago nyo ilagay yung pump is wag nyo kalimutan yung gasket para iwas leak po tayo, no? Para hindi tayo magka-problema. So kabit na natin. Dahan-dahan na natin ibalik tong kanyang hose. Yung supply terminal. Yan.
dito sa takip na to, no, may dalawang clump dito sa magkabila ang gilid, isa dito. Siguraduhin yung naka yakap siya dun sa tangke. Magsisilbing lock niya yon para hindi mahila bago nyo tornilyuhan, no. Yan, ganun lang kasimple mga katunay, no. Tapos na. Flip natin 'to. Testing. Ito, itapon niyo na 'to dahil hindi niyo naman kailangan ito. Ayos mga katunay, nagawa natin. So, yun lang. Maraming salamat at good luck. Bye!